Nasaan ka na, Catherine Camilon? Isang kwento ng pag-asa at pagsusumikap. Sa kabila ng masusing imbestigasyon ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, ang kasong kinasasangkutan ni Catherine Camilon, ang nawawalang beauty queen mula Tuy, Batangas, ay lumalalim palalo. Ayon sa CIDG, nagtugma ang DNA sample mula sa hibla ng buhok at dugo na natagpuan sa abandonadong SUV sa DNA sample ng pamilya Camilon. Ang pulang CRV na nireport na pinaglipatan ng isang duguang babae mula sa sasakyan ni Camilon ay siyang nagbigay ng masusing ebidensya sa krimeng ito. Sa pangunguna ni Police Director Major General Romeo Caramat Jr., mas bumigat ang kaso laban sa mga suspect matapos magtugma ang mga pahayag ng dalawang saksi sa resulta ng DNA test. Ang pulang Honda CRV na natagpuan sa Batangas noong November 9 ay nireport na may kaugnayan sa pagkawala ni Camilon. At ito ay kinumpirma ng mga ebidensyang nagtutugma sa pahayag ng dalawang saksi. Kinumpirma ni Director Caramat ang pagtugma ng DNA samples ng mga magulang ni Catherine Camilon sa hibla ng buhok at dugo na natagpuan sa SUV. Ito ay nagbibigay daan para sa masusing imbestigasyon at pag-identify sa mga responsable sa pagkawala ni Camilon. Sa ulat ng 24 hours ng GMA, ipinahayag ni Caramat ang mga detalye sa pagsusuri ng pangako ng CIDG na dalhin ang hustisya sa mga nagkasala. Samantalang patuloy ang imbestigasyon, patuloy na nawawala si Catherine Camilon mula pa noong October 12. Ang kanyang kapatid na si Chinchin Camilon ay nagpost sa kanyang Facebook humihingi ng tulong para mahanap ang kanyang kapatid na hindi lamang beauty queen kundi isang guru rin. Umaasa ang mga otoridad na matatagpuan si Camilon na buhay. At sa kabila ng mga ebidensyang lumalabas, nananatiling nagmumula sa pangarap ang magiging ligtas pa rin siya. Ang mga kaganapang ito ay nagbibigay ng mas malalim na dimensyon sa kasong kinasasangkutan ni Catherine Camilon. Ayon sa mga kinauukulan, lumalabas na may koneksyon si Police Major Alan De Castro sa kanyang pagkawala. Natuklasan ng mga magulang ni Catherine na minsan nang nasaktan ang kanilang anak ng nasabing pulis dahil umano sa isang insidente ng pagsusumbong ni Catherine sa misis ni De Castro tungkol sa di umano'y relasyon nito sa ibang babae. Ngayon lamang lumabas sa kaalaman ng mga magulang ni Catherine ang relasyon nito kay Police Major Alan Ayon De Castro. Ayon sa kanyang ina, ngayon lang niya nalaman na sa tuwing nagpapaalam pala si Catherine sa kanya na pupunta sa Balisong Station ay wala itong katotohanan. Ang kwento ni Catherine Camilon ay nagdadala ng malalim na aral at babala para sa lahat, lalo na sa mga kababaihan. Mahalaga ang pagiging maingat at mapanuri sa anumang relasyon, lalo na kung may asawa na ang kahalinhinan. Iwasan ang pagiging bahagi ng anumang ugnayan na maaring magdulot ng komplikasyon at problema. Huwag pumatol sa anumang uri ng immoral na gawain o relasyon. Sa huli, ang mga ganitong insidente ay nagiging pagpapaalala na ang pangangalaga sa sarili at pag-iingat sa mga desisyon sa buhay ay mahalaga. Hindi lamang sa aspeto ng romantic relationship, kundi maging sa iba't ibang bahagi ng ating buhay ang pagiging maingat at responsableng pag-iisip.